Magandang gabi mga katropa. Andito na naman tayo ngayon sa konting vlog. May mga pag-uusapan tayo dito. Meron tayong mga pagtatanungan ngayon. Nandito yung mga dalawang team leader ko eh. Magtatanungin natin to sa saglit lang. Tumakbo yung isang team leader ko. Ayun, tumakbo din yung isa. Kanina yung pinag-uusapan natin kanina yung mga toxic, no, toxic Filipino culture. Naputo lang kasi may responde, no, may responding sunog. So hindi natin natuloy. Pero subukan natin, no, no. Ito yung mga nakolekta ko tong mga ano eh. Meron akong 6 na points na isulat. So, first dito, yung toxic na Filipino culture is yung number one, nauna ako sa kanya, mas alam ko. Okay? So, marami po sa mga kasamahan natin na yung mga matagal na sa EMS, no? Like, every time na merong diskusyonan, no? Yung ayaw magpatalo, no? Laking sinasabi mas nauna ako. Kailan lang ba yan nag-EMT? Okay ba? Kailan lang ba yan nag-aral? So, instead of helping each other out, no? They would always brag na mas nauna ako sa kanya, mas alam ko. Again, wala po kayong monopoly sa knowledge ng EMS, no? Sabihin na natin na mas nauna kayong aral sa kanya and then baguhan lang siya. Hindi natin na alam na baka siya mas updated sa inaral niya. And then, some of you guys are doing old practices. Kasi, lagi namang nagbabago yung EMS eh. Pangalawang punto is yung laging sinasabi na mas senior ako sa kanya. No? Yeah? No, seniority. So, related siya sa number one. Yung sinasabing mas nauna ako sa kanya, mas alam ko. Pangalawa is senior ako. There was a time na nagjujuty din ako. Nung time na naghahabol pa ako ng experience, lagi kang mababara, no? Ang sagot lang is sino bang mas nauna sa atin? No? Mas alam mo pa, ha? Sino mas nauna sa atin? Ikaw, ako. So, isa yan sa mga toxic Filipino culture, lalo na sa EMS, kasi hindi ibig sabihin na pag nauna ka is alam mo na lahat, no? Now, say for example, halimbawa yung estudyante mo pala is yung EMT ka, matagal ka na sa serbisyo. Tapos ngayon, merong RN EMT na bago lang. Oh, di ba? Kasi hindi mo ngayon alam na RN pala yung tao na yun. Ay, hindi mo pwedeng sabihin na mas senior ako, mas alam ko tong mga bagay na to. Di ba? Ang hirap kasi sa atin, parang naging bragging rights yung pagiging senior, na pag senior ako, mas alam ko tong mga bagay na to. No? Isa yan sa mga toxic Filipino culture. Again, wala po tayong monopoly sa knowledge. Sabihin na natin na bago lang siya, pero inaral niya at aral siya, at saka meron siyang experience. And then, di ba? Even yung mga junior natin, we can still learn, no? Something from them. Pangatlo na punto is yung bago ka lang pala. No, di ba? So, number one is, nauna ako sa kanya, mas alam ko. Number two is yung mas senior ako sa kanya. No? Again, alam ko. Number three is yung bago ka lang pala. There was a time na nag-apply ako sa isang grupo. No? Nagka-cater din ng pre-hospital care. Day one sa trabaho. No, day one sa trabaho, sinabihan ako doon ng isang officer. Tinanong ako, no, ilang taon ka na ba sa EMS? Ilang taon ka na ba sa pagre-responde? So, sinabi ko kung kailan ako nagsisimula. Ha? So, ang una lang sagot niya, uy, bago ka lang pala. Ako 10 years na ako. Diba? Hindi naman contest ng patagalan ng EMS eh. No, hindi contest ng patagalan ng EMS. Ang EMS tayo po ay tumutulong.
No. Okay, sabihin na natin matagal ka na sa EMS. Sa takbo mo ba may nagko-correct sa iyo? No. Sa mga ginagawa mo sa pre-hospital care, meron bang nagche-check sa mga ginagawa mo kung tama ba o mali? Meron akong pinagjujutihan dati, no, isang grupo ng volunteer groups. No, wala man lang nagtutoolbox meeting. Pagkatapos, yung PCR nakatambak lang and nobody is checking on it. Oo, meron silang doktor, no? Meron silang mga kakilala, meron silang doktor sa organizational chart. Pero ni minsan hindi ko nakita yung doktor doon. No? So pagkatapos ng takbo, yung PCR nakatambak lang. And then sabihin na natin, "Oo, matagal na ako. I've been doing this for 10 years." May nag-check ba sa trabaho mo kung tama? No? This is one of pangit na Filipino culture, yung toxic culture sa EMS. So, pang-apat na pag-uusapan natin is yung sasabihan ka na related din to sa number 3, no? Yung bago ka lang pala and then the next is yung kulang ka pa sa experience. Ah, yeah. Ito din yung mga nagsabi sa akin when I was with that group. Ayoko lang pangalanan, no? Magkakagulo tayo. When I was with that group, yun din ang sinabi na, bago ka lang pala, kulang ka pa sa experience. Yun din, same, no? 10 years na daw siya. So sa 10 years, sa palagay natin, sabihin na natin sa 10 years, gaano kadalas ka rumesponde sa 10 years? Ha? Sa isang araw, gaano kadalas ka rumesponde? Yun kasi ang problema sa atin eh. No? Porket sabihin na natin na mas mataas ka na ng ilang taon sa pagseservisyo, pag may meron kang junior na sabihin na natin, he's been doing that for 5 years, sabihin mo, ah, 5 taon ka lang pala. Ako, 9 years na ako. Ako, 7 years na ako. Again, babalik tayo dun sa tanong na yan. Gaano ka ba kadalas rumesponde sa 10 years? Sa ilang araw, ilang pasyente ka? Meron akong pinagjujutihan up north. Ayokong magbanggit ng unit dito ah. Pero yung unit na yon, pag nagjujuti ako sa kanila, dati kasi nung naghahabol pa ako ng experience, pag nagjujuti ako, duty ako 3 days, 4 days, straight doon sa kanila. Merong isang street doon, no, na 24 kilometers straight, sementado na daan, straight, pero walang ilaw. So, for sa mga tropa natin dyan na familiar tong daan na to, ayoko lang banggitin. Back then, nung nag-duty ako, pagdating ng madaling araw, syempre, mamumulot ka ng pasyente doon, no? Like, 2 pasyente, 3 pasyente. And in fact, nung nag-check ako ng data sa kanila kung ilan yung responses nila for from January of a particular year up to January of the next year. So, kumbaga 13 months. Sa 13 months, umabot yung responde nila. Kasama na to at trauma at saka medical. Umabot na ng mga 6,000 plus. So, if I'm not mistaken, 6,000. Around 6,000. No? So, na grabe. So yung mga tao na yon doon sa lugar na yon, sobrang sanay na sa responde, no? And then yung head nila sa DRRMO nila, nurse din, no? So may alam din talaga. And then every month meron silang monthly review, no? Pinipili ng boss nila yung mga PCR, parang bunutan. And then sila lahat, i-review nila what we did wrong, what we did right, what could we improve on. So, meron silang ganon. So, shout out pala sa boss na yan. Oh. Marami akong natutunan. Thank you so much, sir. And together with yung mga tropa natin sa unit na yan, during the time na wala pa ako alam, they have been very helpful. Yung dumaan po sa likod ko, yun po yung pinakagwapong TL namin.
Yung TL ko po ngayon is RNEMT. He's from LSTI. And then marami akong natutunan din sa kanya. Bago lang kami magkasama kami pala around March of this year. Magkasama kami. Siya yung naging team leader ko ngayon dito. So next is yung number 5 na tayo sa toxic Filipino EMS culture. Yung sasabihan ka ng isang tao, anong alam niya? Oh, di ba? Maraming mayayabang diyan. Yung mga kung makapagsabi, akala mo alam niya lahat yung EMS sa Pilipinas. No? Ito din, ito yung isang team leader ko. Ayaw kasi magpakita yung isang team leader ko, si Rolly, isang team leader ko dito sa, ayaw ko magbanggit ng unit. Matagal na to sa servisyo, around 9 years na to sa pagiging EMS. Magkasama kami around March din, same time nung isang TL namin. So, yung isang number 5 na punto, yung sasabihin kang anong alam niya. Again, sir, mga ma'am, wala po kayong monopoly sa knowledge sa EMS at saka sa pre-hospital care. Parang may lakad ata kami ah. Sir, saan tayo po? Wala naman pala. Kalma ka lang dyan. Mahal na mahal ko ito yung dalawang team leader ko, pinagbibigyan ako sa vlog ko eh. So again, di ba? Wala po ni isa sa atin na may monopolya sa knowledge sa EMS at saka sa pre-hospital care. Anyone can learn, no? Huwag natin i-underestimate yung isang tao na lalo na pag hindi natin kilala, porket hindi nagpo-post sa Facebook, no? Hindi nagpo-post sa social media, sasabihin na natin na, oh, anong alam niya? Ha? Again, hindi lahat na post ay hindi lahat na trainings naka-post sa social media, hindi na lahat na kaalaman ipo-post natin sa social media. Some of our friends out there, they chose to keep quiet, no, or to stay silent sa mga achievements nila sa buhay. But pagdating sa responde, well, they're good. Lastly is yung nakakatawa to. Laging nangyayari to sa akin eh. Yung sasabihan ka na number 6, estudyante ko lang yan dati. Oh, di ba? Galing, no? So akala nila na porket naging estudyante mo yung isang tao ay mas nakakalamang ka na sa kanila kasi naging estudyante, no? Di ba? Well, hindi mo alam yung pinagdaanan ng estudyante. Naging estudyante mo kasi let's say, gusto lang niya mag-attend doon sa klase na yun pero alam na niya yung bagay na yun. Ay, nag-attend lang siya. Gusto lang niya. You know? After that, nag-aral na yung tao, may dagdag na kaalaman na, may dagdag na experience. Tapos pag nakita mo, uy, si ano, estudyante ko lang dati. Diba? Inaangat mo yung sarili mo by stepping on him na estudyante mo lang siya dati. Again, mga sir, mga ma'am, wala po tayong monopoly sa knowledge, no? When it comes to EMS and pre-hospital care. Meron akong pinagdutihan din dati na isang grupo na kung saan ako nag OJT back then. Tapos na OJT ko. Pero nag-duty pa rin ako kasi bilang pasasalamat kasi nung time din na wala pa akong alam, doon ako nagsimula sa kanila. Come COVID time, nag-duty pa rin ako doon. Ang tawag pa rin nila sa akin is yung OJT, as in yung si tawagin niyo yung OJT. No? That was 2 years after ko matapos yung OJT ko sa kanila. Ang tingin pa rin nila sa akin OJT. Tingin pa rin sa akin is wala tayong alam. Nakakalungkot lang kasi merong mga tao na ganyan. I know this video would touch a lot of nerves sa mga mas nauna diyan sa EMS, you know? Wala akong pinipinpoint na mga pangalan. Ang sinasabi ko lang, eto yung mga general toxic Filipino EMS culture kasi marami po sila dyan. No? So, yun lang. And then, kung meron kayong maisip, now please comment na lang down below. And then, pag hindi pa kayo nakapag-subscribe sa video, no, please, support naman natin, no?
subscribe and then hit the notification button para ma-update kayo sa mga future na mga vlog at pag-uusapan natin. So, pakita ko lang yung mga gwapo kong TL. Ayan o, oh, ayan sa likod. Si TL Floyd, RNEMT from LSTI. Nurse po yan sa isang malaking hospital. Ito naman yung isa kong poging TL. Ayan, yung sobrang mahayain. 9 years na sa pre-hospital care at saka sa EMS. So, yun yung dalawa. Yan po yung dalawang TL ko. Ano? So, dalawang teams kami actually. Yun nga lang, ako yung nasa dalawang team. Wala po kasi akong kapalitan. So, pag tumakbo yung isang team, ako yung dala. Pag pumalit naman yung isang team, ako pa rin yung karga. So, one good thing is, marami kang matutunan. No? So, again, take everything positively. No? So, kung may mga corrections, take it as something na would improve you. So, wag nating i-take it as something negative. So, tutulog na kami kasi baka may responde pa kami mamaya. And that's it, mga katropa. Thank you so much for spending time with me. Ngayon. And then, saludo ako sa mga responder. Ingat tayong lahat.